Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Isang slaughterhouse na naman ang inareklamo sa atin dito sa taga-maasim Southern Leyte. Ayon sa reklamong ipinadala sa aming Hybrid Integrated Public Service, ang Ilog Raw ay ginagamit sa paglalaba at paliligo. Pero dahil wala nang maayos na drainage ang maasin sa slaughterhouse, ang dumi nito diretso sa nasabing ilog. Dahil dito, hindi na magamit ang mga residente ng ilog sa takot na magkaroon sila ng sakit mula dito. Ang Maasim Slaughterhouse di umano ay pag-aari ng local government ng Maasim City. Ito, kausapin natin, ano? Okay? Dito, para malaman natin yung kilos prontong aksyon, sa linya ho natin si Dr. Ray Alinsub, ang happy ho ng Veterinary and Slaughterhouse ng Maasim Southern Leyte. Magandang hapon, Dr. Alinsub. Magandang hapon po, sir, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Okay, live ho tayo sa PTV4. Kasama ho natin si Erwin Tulfo. Eh ngayon ho, sir, kami magtatanong lang ho, sir, ano ba nangyari dito sa slaughterhouse na kung saan ang dumidiretso sa inyo sa ilog na ho to? Kayo ho, veterinary ho, slaughterhouse ng ito'y official ho dyan. Alam niyo ho ba kung anong nangyayari dyan? Yes, sir. Actually, sir, ang slaughterhouse na yan is lumana po talaga. As far as I know, 24 years na po yan. Well, the veterinary office is 2 years and 10 months po in the making. So, existing na ang slaughterhouse na yan before ang certificate office. Okay. So, okay. Sa ngayon, sir, talaga, talaga, mayroon problema sa, ano, sa drainage, sa SPP, sa stories ng mga ano dumi. So, kaya nga, ang CP ho, sir, ongoing na po ang construction ng new slaughterhouse. Sir, mawalang galang yes, lang. Sir. Alam nyo, kami ho'y lumapit sa inyo para ipabot ang problema. Yes, ang kaso, sir, paray naman ang kwento nyo sa amin ng problema na walang solusyon. This is what you're gonna do. Next time, pagkausap nyo kami, 10% lang ho yung problema. I want you to give me 90% ng solusyon na kinakailangan hakbang na inyong gagawin dahil nakatingin ho sa atin ang buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pagtatawanan ho kayo eh. Parang lumalabas yes, na wala ho kayong magawa maliban lang sa kyaw-kyaw. Gilos yes, sir, ho kayo dito. Ako, especially ho, itong sinasabi ho namin dito as if you're talking na parang ang daming panahon pero wala kayong nagawa, parang mga eng-eng ho kayo, para kayong mga inutil dyan. Hindi ho ba parang ganun ang dating? Hindi nyo ba nakausap yung mayor dito? Ha? Kasi noong 2015, niya, ito, ibigbigyan kita rito, ano? Sinubukan namin kunin pahayag ni Mayor Nacional Mercado, bagamat hindi natin nakausap si Mayor, meron daw isinasagawang plano para dito. Ang plano, sinabi mo, parang still sa problema ka pa rin. Ang solusyon ay parang hindi natin alam kung mangyayari o hindi. Ano hong timeline ninyo? Kasi sinabi nyo magkakaroon ng slaughterhouse na parang planong ito'y malaking slaughterhouse. In the meantime, patuloy ang paninira at pinsala na gagawin itong slaughterhouse na kasalukuyan nandyan. Di ba, sir? Yes, sir. Bukas na bukas po, sir. Ipagagawa po namin yung ano, sir. Dapat gawin para ma-solusyonan yung problema na yan, sir. Doktor, si Erwin Tulfo ito. Ano po? Yes, sir. Alright. Alam mo, kung gugustuhin ninyo, may paraan. Yeah. Hindi nyo na kailangan sabihin pa, alam mo naman palang problema, diretso sa ilog, Jesus Mario Joseph, veterinaryan ka pa naman. Naku. Pagkatapos ay sa local government pa. Naku. Kayong unang mga ika nga lumalabag dyan sa mga environmental laws natin. Ang gusto ho namin marinig ni Tolben Sir at ng sambayanan, may gagawin kaagad kayo bukas na bukas. Yes, sir. Yes, sir. Itigil mo na ipagmamatada ng baboy, baka dyan o ano man dyan. Kung gusto mo, pwede pa rin. Pero yung mga dugo niyan, mga laman loob niyan, ilagay mo sa basurahan, dali mo somewhere, ha? Ilibing nyo total, madudurog naman yan. Kaysa yung dugo, hayaan nyo pumunta sa ilog. Tama.
Nakakasulasok ho yan. Hmm. Enchendes, doktor. Yes, sir. Bukas na bukas din. Yes, yes, sir. Kasi tatawag yung tao, pag bukas yan, eh, may dugo pa rin sa ilog, ha? Abay, akala daw nila, Tolben, eh, dumating na ulit si Moses. Nagkaroon, nagdugo yung ilog. Ay, ganun ba? Ay, akala nila. Sabi nila, doko, baka mahahati, baka may mga darating ng mga bangaw at mahahati na itong ilog. Ay, nako. Dok, pakiayos na lang, ano? Kasi yes, ho kami, pangalan ho ng programa namin, tandaan, ha? Kilos Pronto. Hindi ho, Kilos Pagong. Pag nandito, no, sa probinsya ho kayo, kami ho'y nasa... Dito ho kami sa Maynila, nakaabot na sa amin. Ibo-broadcast na ho namin sa buong mundo yan. Mapapahiya kayo. Kaya importante lang, Doc, malalaman namin to sa Lunes. Eh kayo magbibigay ng update ulit na hindi na pwedeng kikwento mo sa amin. Importante rito, resolution, action ho ninyo. Sama mo na yung inyo mga lokal na sinasabing ito'y kung konseho ninyo dyan. Di ba? O kung ayaw ni Mayor Mercado magbigay ng update dahil hindi naman siya, eh yung Vice Mayor ninyo, anong ginagawa? Sige nga. Di ba? Doc? Sir, bukas-bukas po, sir. Okay, sige. As soon as possible. Oh, sige, sir. Sige. Okay. Good. Yes, sir. Tapos Mario, sir. Nako. Kailangan pang mapagalitan eh. Ganun eh, siguro talaga. Eh, iba, eh, kaya kami sa Maynila, ano? Pag nakaabot na sa Tulfo Brothers yan, hindi namin kisasantuhin ang trabaho namin, exactly, para sa taong bayan. Exactly. Eh, istasyon ng gobyerno, importante, exactly, rito. Mm-hmm. Sos Mario, sir.